TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Gwen, wait! Oh, Arvin! Oh. Gwen, ang bango mo. Tumatayo, malahibo ko sa ginagawa mo, Gwen. Kahit ano kaya kong patayuin, Arvin. Kahit patay na ugat mo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, ang tukso, hindi yan nilalabanan. Nilalayuan yan. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo dyan. Hello-y! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapil nyo na nga po, maaari ba pumula sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Vera. At syempre, mula naman po sa Yes FM Manila ang DJ na may T, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman konsolusyon. Isang upang dramahan. Isang upang yakan. Kapag alauna na. Drama na! Happy Friday! Yay! It's indeed a Happy Friday! Happy, happy Friday! Oh. Happy, happy Friday! Yes? O diba, hindi na Happy Friday, mamataan niya, na nasurpass na natin yung first week ng February! Grabe! Ano yung nasurpass? Yung text line natin tawag din surpass. Yung may-ari ng surpass, ganyan. Hindi nila alam. Pero mamataan niya, eto masasabi ko, congratulations sa mga single. Kasi unti-unti na nababawasan yung araw ng February. Nalampasan mo na yung first week, congratulations. Pero diba? Lampasan mo pa yung mga susunod. Pero diba kinakabahan nga sila at mas nakakatakot kasi palapit ng palapit. Pero yung deadline hindi na susunod. Deadline nila magka-jowa hanggang 11 eh. Ay, ganun. Hanggang 11 talaga. Hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng 13, mga 12. Hindi, 11 lang. Ganun. Ano, sobrang sapilita na daw pag 12. Sobra na daw yun. Sa bagay, mahirap kasi kapag umasa ka ng 13, sabi nga nila ang 13 ay malas. Tapos Friday pa. Not lucky. Ikaw wag niwala. 13, lucky. Not lucky, Friday, ha? Ikaw, lucky kita mo. Pero gusto ko talaga, Ikaw, lucky kita mo, lucky mata mo. Kailangan pa. Pero eto, singkit, si Rico Panyero, sana makahanap na jowa. Yeah. Hindi lang sa amin. Rico, si inyo. Chris Chuper. Anyway, ito na nga pong programa. TLC, the Drama Special Interactive, involved ka dito. At pwede na nga po kayo maki-involve ng bonggang-bongga over Facebook. Correct. Sa Love Radio Manila o kaya naman sa Yes FM Manila. Mag-comment ka lamang po. Mag-comment ka lang. Yun lang. Tapos, kung gusto nyo po talagang bonggahan ang pag-involve nyo, abay mag-voice message po kayo para naman marinig natin sa ere yung mga pag-involve nyo nga. Correct. Yun nga yung sinasabi ko. Kaya naman 30 seconds dapat ang maximum na sasabihin mo. Tapos, bawal lang maingay na background. Bawal bumate. Ganon lamang ang ganun, simple namin. Lamang po. Bawal po yung may gumaganon. May sumasabog eh. Walang ganon ha. Ano daw? Ay, kawawa naman yung susunod na gagamit ang mic. Okay lang yun. At syempre, pwede ka rin mag-hashtag sa iyong Twitter. Kung meron kang Twitter, hashtag mo naman po. TLCTDS Interactive. Kaya naman, mag-text ka lamang po gamit ang iyong cellphone. Aha. Malamang sa malamang. Syempre. Type mo lamang mamatanya. TLC space, ang iyong reaksyon, pangalan, komento. Ay, pangalan. Ano? Edad, lokasyon, send sa 2600. Yes, na. So, simulan na nga po natin. Over Twitter, may nagko-comment na nga sa Twitter. Sabi aba! Sabi dito ni at Fire Executor. O, yan. Bakit? Sabi niya dito, ang tukso, hindi mabubuo kung ayaw mo din. Kaya kung gusto mo na maayos na relasyon, huwag ka pumatol sa tukso. Tukso! Layuan mo ka!
Dapat ganun yun. Ay, sorry na, sorry na. O, sabi naman sa inuubo, ano? Inuubo. Teka lang. Malamig, malamig. Sabi sa Yes FM nila Facebook fanpage ni Jeff Guting Kayaban. Sabi niya, o tukso, layuan mo ako. Teka, parang mali, di ba kasi tao po ang dapat lumayo sa tukso? Tanong ko lang, sino ba si tukso? Haha, nakakuha siya ng 3 likes. In fairness, naisip niya yun. Tama naman talaga. Parang ano lang yun eh, kunyari isipin mo na lang parang bagay. Bagay yung tukso. Don't tell me, hayahayaan mong lumapit sa'yo yung bagay. Mm. Nakakatakot naman yun, afraid much, may mumu na nagtutulak sa bagay. So, ibig sabihin, ikaw mismo na tao ka na gumagalaw ka at may free will ka to walk. Ikaw mismo ang lumayo, hindi ang tukso ang lalayo sa'yo. Mm. Nanermon. Eh, DC. Teka pa. Hello, Ate Eva, you hear nyo? Mali daw yung kanta mo. Ay, siya. Ay, hindi. Joke lang pala, binabawi ko na. Ay, undo. Ay, undo. Undo. Ano to word? Yes, yes, yes. I undo myself. Ano daw? Okay, sabi naman dito sa Facebook fan page ni Chavez Del na may 7 likes ang kanyang komento, kuro-kuro pala-pala guy. Temptation is a matter of choice. Kaya tayo na... Paano yung matter? Matter. Parang Twitter, matter. Matter na lang, sige. Sige. So, umakarte lang pag may time, grabe ka. Temptation is a matter of choice. Kaya tayo natutukso dahil pinipili natin ang matukso. At gusto natin ang tukso. Malakas ang tukso, signal number 10. Ito at 1,500 na voltahe yan. At kailangan ang force. Hindi lalayo ang tukso, ikaw dapat ang lumayo sa tukso. Oh! Nasukat niya eh. Nabilang niya kung ilang voltahe eh. May pagvoltahe, may pagkasignal number 10. Hindi ko alam yung mga ganun eh. Eh siya po ay galing sa Paracale, Camarines Norte, pero nakatira po siya ngayon sa Marikina City. Oo, the home of cheese, Pinay cheese. Wow. Ay, makinig na tayo ng voice message nila. Sige. Ito si Julius Ragas Culminas. Hindi. Ay, sige. Nagre-report ngayon yun eh, si Julius. May news na kahari. Meron siya eh. Di ba showtime it muna? Eh, bakit? Hindi ba pwede? Breaking news. Eh, si Julius Ragas Culminas po ay... province niya, Davao, Philippines! Doon yung sa pakaliwa, di ba? No, diretso na yun. Diretso na ba yun? May bago na yung daan. Ito na, ito na. Ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano ba, Fiorin? Yan na. Ang tukso ay laging nandyan yan. Tama po yung sinabi ni Papa Jack. Nasa sa'yo yan, kung papatulan mo. Kung papatulan mo, iisa lang ang patutunguhan niya ng karelasyon mo. Ano daw? Hindi naman tayo masyadong sikat, no? Rinig na rinig natin boses natin. Sabi ko na, pinapakinggan niya tayo eh. Alam ko yan eh, na pinapakinggan nila tayo. Ay, hindi! Wala kang pruweba. Wala akong alam. Wala akong pruweba. Alam mo, kuya, thank you. Pinapakinggan mo kami. Pero hinaan mo. May gano'n. Nagalit. Hindi po, sa mga susunod po na magre-record po ng kanilang voice message, layo-layo tayo sa radyo. Tapos tsaka ka nalang lumapit. Kapag... Wala, nagtampo na si kuya. May gano'n. O, hindi ko pinagalitan. Sabi ko nga, sikat na tayo dahil sa kanya. Lakas-lakas ng radyo niya. Abot hanggang dun sa mga iskinita namin. O, sabi naman dito ni Liza Verbo, pakinggan po natin ang kanyang voice message. Liza, pasok. Mahirap labanan ang tukso, lalo na kung mahal mo siya. Pero kung may pananagutan na, nilalayuan yan. Hindi ka papatukso kahit gaano pa siya kayami. Layuan mo dahil yun ang dapat at nararapat. Pero kung malanggi ka talaga, go, bahala ka sa buhay mo. Antayin mo na lang ang karma. O diba, maganda yung sinabi ni Liza Verbo, in all fairness to the fairness of the fairness. Oy, taga Hong Kong si ate, HK. Hi, size 7. Size 6 naman ako. Ay! One size smaller kay Tanya. Yan ka. Terno ano ka po kami ah. Terno po kami ano para to? EOT. Dora. Oh. Sino yung kapartner ni Dora doon? Hindi, Wonder Pets na ngayon. Anong ipin? Kailangan magtulungan? Anong hindi mo alam, no? Hindi. Sabi ko na eh. Hindi rin nila alam. Alam niya ni na ate. Hindi ang alam umaga niya, kuya. Ang palabas sa TV. Sige na nga. O, meron ka pa, Jine? Ito si Yancel Candia. Okay, Yancel. Pakinggan natin ang kanyang magandang boses. Oh my God. Si Yancel. Ito, mamaya na. Ano na? Bakit kaya ganyan? Ay, nako, wag na. Ay, mahihina. Marami pa ako. Sige, sige. Ikaw muna dyan magbasa. O, ito si Liza Apaso. Pakinggan po natin. Sige. Si Liza.
Liza. Tama po. Yeah. Kasi po, ang tukso, para yung pagkain na nakahain sa iyong harapan. The more mo na tinitingnan, mas lalo siyang katakam-takam. Kaya ang the best mo na gawin, antayin mo na lang siyang mapanis. At least pagpanis, pwede mo na siyang itapon, di ba? Ang alin? Ikaw? Ba? Joke lang! Joke lang! Joke lang! Ang ganda, no? Ang galing niya. Oo, diba? Ang galing. O nga naman, pag tinitigan mo, masarap, nakakatakam. True. Kaya intayin mo na lang mapanis, huwag mo na lang tingnan. At least, hindi mo na pagtsatsaga ang kainin, tatapo mo na lang. Mm-hmm. Pero meron minsan talaga mga pinapato sa mga panis eh. Oh, di ba? Anyway, ito din sinabi mo yung pag-compare mo, may pag-ganon ka. Parang ulan lang. Thank you, ate. Thank you. Oh, di ba? Ito naman si ate, taga-ano ha? Nag-aral siya sa STI College Iloilo. Aba? Ngayon, nasa Taipei, Taiwan na siya. Oh, kumikita ka buhaya number one. Oh, di ba? Nagmamayaman na dun sa Taiwan, oo, sa Taipei. Nagtatrabaho. Sa may ano? Sa may Cubao. Ah, sa may ano? Pangalawang kanto? Oo, yung sa meron dong bahay na, di ba yung bungalow? Oo, ilas mo na yan. Oh, siya, sige na, magdramahan na tayo, mamataya niya. Etong, kasi balita ko, kailangan pa bang i-memorize yan? Kapag kasi Diego Bandido ang bumida, bongga, siya ang gaganap bilang Arvin. Nasampulan na tayo kanina eh. Ah, si Arvin. Oh, Diego si Bandido ng Love Radio. Tapos si Lucy, katambala niya, Lala Bandera, CSF Manila. Pero eto, kapag ka talaga nga namang sexy scene, alam mo na. Wala ka effort ito, grabe. Maria Moreno po ng YSF Manila bilang Gwen. Tapos, Rico Paniero po, bilang Rico himself. Ay, pinag-isipan po yon. Si Chari po, gaganapan po yan ni Laika Barista po ng Love Radio Manila. At yung Snatcher po, pasensya na. Snatcher? Totoy ba ito po ng Yes FM? O, tara na. Magdramahan na po tayo ng araw ng Friday dito po sa TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito! TLC, The Drama Special Interactive. Interactive. Involved ka dito. Akin yung bag mo! Huh? Ay! Snatcher! Snatcher! Tulong! Tulungan niyo ako! Ay, inagaw yung bag ko! Tulong! Tulong! Ba? Snatcher! Sino unong Snatcher yun, ha? Snatcher! Tumatakbo siya sa direksyon ko na roroonan ko. Tatago ako dito sa poste. Tulungan niyo ako! Lagod ka sa akin pag nadaang ka rin sa tapat ko. Kahapon po yung lalaki yan! Malapit na siya. Ihaharang ko aking mga paa. Papatirin ko siya. Ganito. Aray! Tama na! Sirapin mo ba? Eto, tikman mo yung tadya ko! Ayaw ko na! Akin na yung bag na kinuha mo! O ano? Tumayo ka dyan! Baka kulang pa yung inabot mo sa akin. Gusto mo pa, ha? Ayaw ko na! Hoy! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos! Bumalik ka rito! Sira ulo! Miss, eto na yung bag na kinuha sa'yo ng siraulong yun. Eto, intak yan. Hindi nabuksan ng unggoy na snatcher. Thank you, Ang tapang mo. Teka, parang namumukaan kita. Arvin? Gwen? Ikaw nga ba? What a small world! After 6 years, nakita ulit tayo. Oo nga! Di ko rin na-expect na mangyari na magkikita ba tayo ulit. Teka, di ba nasa Italy ka at nagtatrabaho bilang isang caregiver? Oo. 1 week pa lang nakalilipas mula nang dumating ako dito sa bansa. Ganun ba? So, hindi ka na bababalik uli? Hindi ko pa sure eh. Ganun? Okay naman yata yung work mo sa Italy. Gusto ko muna mag-isip-isip kung kailangan ko nga ba talagang bumalik o mag-stay na lang dito for good. At bala ko kasi magtayo na lang ng small business. 5 years na rin kasi na OFW ako. Ganun ba? Dito tayo sakali nagkikwentuhan. Buti pa siguro pumasok muna tayo sa isang restaurant para makapag-usap tayo ng maayos. Sige. Gwen, asawa ka na ba? Wala pa, pero in a relationship. Kaya lang. Kaya lang ano?
Huwag na lang muna natin pag-usapan. Ikaw, nakikita ko happy ka sa buhay mo ah. Well, oo naman. Kung sa bagay, siguro kung ikaw ang naging kapalaran ko, I'm sure, happy din ako. Hanggang ngayon, di mo pa rin pala nakakalimutan, ano? Arvin, mahirap makalimutan ang isang bagay na nagpasaya sa akin. Saka, kaya lang naman tayo nagkahiwalay eh. Dahil mas pinili ko ang makapag-abroad. Ikaw, dahil sa sama ng loob mo, umanap ka ng iba at nag-asawa na. Pero, tapos na yun. Saka alam kong happy ka sa naging priority mo. Nakikita ko yun. Ibang-iba ka na kaysa sa dati. Hindi na nga kita nakilala agad eh. Thanks uli sa'yo, Arvin. Malaki ang mawawala sa akin kung natangay tong bag ko. Nasaktan ka ba? Hindi naman, okay lang ako. Sana hindi ito ang huling pagkikita natin. Kanina ka pa walang kibo, Arvin, ha? Bakit? Ha? Kwan. May konting problema lang sa trabaho, Lucy. Sus, ano ba yun? maliit na bagay lang. Pero maayos ko rin. Bakit parang sobra kang nag-worry? Wala ito. Hindi kasi ako sanay na nakikita kang ganyan. Malungkot, nag-iisip. Kaya kung may maitutulong ako, sabihin mo. Dahil ang problema mo, problema ko rin. Hiling ko mula ng matama ng puso kong mahal kita. Lungkot ko'y limot ko na. Binigyan mo ng pag-asa buhay ko. Walang sigla, hiram lang bawat ligaya. Ngayong naririto ka nga, di na ako mag-iisa. Hello? Gwen, napatawag ka. Hindi mo ba ini-expect ang tawag ko? Nakalimutan mo na ba binigyan mo ko ng calling card? Kaya naisipan kong tawagan ka. May kailangan ka ba? May lakad ka ba after office hours? Ha? Di ba sabi mo, kapag may kailangan ako, pwede kitang istorbohin. Kailangan ko kasi na makakausap at makakasama mamaya. Pwede ka, di ba? Wala kasi akong kaibigan na pwedeng tawagan. Sige. Thanks, Arvin. Ikaw pa rin talaga nagbabago. Hintayin kita sa restaurant, ha? Dun sa pinuntahan natin. Bye. Sige, bye. Pare! Mukhang chika babes yung nasa kabilang line, ha? Tama ba ako? Ex-girlfriend kong balikbayan. Huh? Ex mo? Siya yung madalas tumatawag sa'yo dito sa office? Pero bakit? May itinatanong lang. Yes! You know. Bakit? Araw-araw may tinatanong? Ano naman yung tinatanong niya sa'yo? Akala ko, hindi ka na dadating. Nag-commit ako, di ba? Naisip ko kasi, baka biglang magbago yung isip mo. Ano bang pag-uusapan natin? Nakipaghiwalay na kasi ako sa karelasyon ko. Ano? Sobra na kasi ang panluloko niya sa akin. Habang nasa abroad ako, gawain na niya. Ngayon narito na ako, hindi pa rin siya nag-stop sa panluloko. Hindi ko na kayang pagtiisan siya. Well, kung sa bagay, kung sinasaktan ka lang, dapat talagang iwan mo na. Kaysa naman magpakamartir ka. Lalo na, hindi ka na masaya. Yun nga ang ginawa ko.
Hindi siya kawalan sa akin, no? Kaya thankful ako dahil nariyan ka para damayan ako at bigyan ako ng advice. Kaibigan mo ako, Gwen. Matagal din tayong may pinagsamahan, di ba? Salamat, Arvin. Sobra kong ina-appreciate ang kabutihan mo. Ngayon ko lang naramdaman ang malaking kawalan. Dahil nayaan kong mawala ka sa buhay ko. Tapos na yun. Hindi na maibabalik ang panahon. Isa pa, may asawa na ako. At happy na ako kay Lucy. Akala ko pa naman maaga kang uuwi dahil nagluto ako ng paborito mo. Sorry. Kuwan kasi. Nag-overtime ako. May ipinarush kasi na trabaho si boss para sa kanyang presentation bukas sa meeting. Kaya ayun, may mga bagong clients kasi. Pero di mo tinawag sa akin. Dati naman, di ba, sinasabi mo kapag mag-overtime ka para di ako naghihintay. Tapos, pinapauna mo ako mag-dinner para hindi ako nalilipasan ng gutom. Pasensya na ha. Nawala rin kasi sa isip ko dahil busy ako. Sige, sige. Teka, ipaghahain muna kita ha para makakain ka. Huwag na, Lucy. Busog ako. Busog? Di ba dati kapag nag-overtime ka, pag-uwi mo kumakain ka? May kasama kami kasi sa office na nag-blowout dahil birthday niya. Nagpa-deliver siya ng pagkain. Medyo naparami ang kain ko kaya nabusog ako. Pagod ako, gusto ko na magpahinga. Lucy, mauna na ako sa silid ha. Sige. Good night, hon. Napapadalas ang pag-overtime niya. Ano bang nangyayari kay Arvin? Hindi ko gusto itong nararamdaman ko. Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso na siyang sumisira sa pagmamahal. Kaninang nasa office ka ni boss, may tumawag sa'yo, Arvin. Gwen daw ang name niya eh. May ibinilin ba? Ang sabi, mag-return call ka daw. Okay, sige. Salamat, Shari. Sino yun? Parang ang tipid niya palang magsalita. Schoolmate ko dati yun nung college. May kailangan siya sa'yo? Oo. Para sa homecoming na plano namin gawin. Hindi nga. Shari, hindi ko gusto yung pagkakangiti mo ah. Bakit? Masama bang umiti? Akala ko, hindi mo na ako tatawagan. Kanina pa ako naghihintay, Arvin. Bakit mo pala ako pinapatawag? May kailangan ka? May pupuntahan kasi ako. Pwede bang samahan mo ko? Pero... Sige na, Arvin. Sa Saturday pa yon at wala kang work noon. Kaya lang kasi, ano... Please, please, please. May mga tao kasi akong ibig kausapin tungkol sa business na plano ko. Alam ko may maitutulong ka. Bakit di na lang yung ibang kaibigan mo yung isama mo? Bakit ako pa? Mas komportable kasi akong kasama ka. Kasi nga, kabisado ko na rin ang ugali mo. Saka magagandang mga suggestions mo. Paano ah? Maasahan ba kita? Please, Arvin, please say yes. Di ba sabi mo kapag may kailangan ako, nariyan ka lang? Hindi ka makakasama para dumalaw kina Mama San Nueva Ecija? Bakit? Nagkaroon kasi ako ng biglaang lakad, Lucy. May imimit akong client, utos ni boss. Parang di mo yata nabanggit sa akin yan ah. Biglaan nga, kahapon lang kasi naset yung schedule. Ipinapakausap sa akin ni boss. Sabado lang kasi ang availability ng tao. Pero hihintayin tayo ni na Mama. Di sabihin mo na lang na may inilakad ako. Saka next time, balik na lang tayo sa kanila. Hindi lang talaga ako po pwede ngayon eh. Sige, kuha ako ng tubig muna, inom na ako.
ngayon. Problema ba, Arvin? May inililihim ka ba sa akin? Meron pa akong pagkukulang sa'yo? Para kasing di na ikaw ang Arvin na asawa ko. Baka na. Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso na siyang sumisira sa pagmamahalan. Alam mo, alam mo, ang panibagong kinikilos ni Arvin. Di naman siya dating ganun na. Ano pong nangyayari sa kanya? Ay, huwag naman sana ang totoong hinala ko. Baka di ko kayanin. Labanan natin ang tukso na siyang sumisira sa pagmamahalan. Sakay na ako ng taxi para makipagkita kay Gwen. Dahil sa mga alibay ko kanina kay Lucy, alam ko nagdududa siya. Kaya ako lang naman pinagbibigyan si Gwen sa mga hiling niya dahil malaki din yung utang na loob ko sa kanya. Lalo na nung pareho pala kami nag-aaral sa college at magkasintahan, tinutulungan niya ako sa maraming bagay. Pati sa aking pinansyal na pangangailangan, nakatapos ako dahil sa kanya. At utang na loob ko yun. Hindi nga lang kami nagkatuluyan dahil sa kanyang ambisyong makapag-abroad. Ngayon narito na siya. May pagtingin pa rin siya sa akin. Dahil ipinararamdam niya. Pero hindi ko dapat i-entertain yun. Kaibigan ko lang siya. Hanggang doon lang. Mahal ko si Lucy. Hindi ko siya kayang lokohin. Kaya kong labanan ang panunukso niya. Kaya ko. Akala ko ba may babalikan lang tayo dito sa condo unit mo? Bakit inalis mo yung suot mo? Di ka dati ganyan, Arvin. Gustong-gusto mo nga dati nagkakasarili lang tayo eh. Pero... Arvin, hindi na ba akong hot sa paningin mo? Wala na ba akong appeal sa'yo? Ang totoo nga, mas kumis at sumeksi ako. Love me, Arvin. Gwen. Ang totoo, I still love you. Mas lalo kang naging hot sa paningin ko. Arvin. Make love to me. At pwede maging tayo uli. Kahit kabit, papayag ako. Gwen, oh, Arvin. Gwen, Gwen. Oh, Gwen. Arvin! Gwen? Ang pang mo. Tumatay yung balahin mo sa ginagawa ko. Oh, Arvin, ganyan nga. Arvin! Kahit ano, kaya kong patayuin, Arvin. Kahit patay na ugat mo. Gwen... Sandali, may tumatawag sa cellphone ko. Ano ba yan? Istorbo naman? Teka, hello? Auntie, bakit po? Napatawag kayo. Di ba magkasama kayo ni Lucy para pumunta sa Nueva Ecija? Sige. Pupunta ho ako dyan. Tatawag na lang ako sa inyo para alamin yung eksaktong ospital na kinaroroonan nyo. Sinong na-ospital? Ang misis ko. May nangyaring aksidente. Gwen, kailangan ko nang umalis. Kailangan ako ng asawa ko. Lucy, sabi ng doktor, ligtas ka na. Salamat sa Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. Oo. At napakabuti niya. Hindi niya hinayaang mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita, Lucy. Mahal na mahal din kita, Arvin.
Kaya nga hindi ko kayang mawala o maagaw ka sa akin ng iba. Hindi ako mawawala sa'yo. At lalong hindi ako maagaw ng iba. Dahil tayo lang ang para sa isa't isa. Talaga? Oo naman. Pero bakit parang nagbabago ka na? Wala yun. May konting problema lang. Sorry. Sorry, mahal. Kung nag-isip ka ng hindi maganda, pero promise ko sa'yo, magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Ikaw ang buhay ko, Lucy. Ikaw ang kailangan ko. Ganun din ako sa'yo. Kaya hindi ko kayang isipin ang mabuhay na mawawala ka sa piling ko. Pangako, Lucy. Hindi mangyayari yun. Hinding-hindi. Hiliw ko mula ng matama ng puso kong mahal kita. Lungkot ko'y limot ko na. Binigyan mo ng pag-asa buhay ko. Walang sigla, hiram lang bawat ligaya. Ngayong naririto ka nga, di na ako mag-iisa. Pinasagot mo sa telepono at pinasabi mo dun sa babaeng tumawag sa'yo, busy ka at hindi pwedeng istorbohin. Dahil ayoko ng problema, Rico. Mahal ko si Lucy. Ginugulo ba ng babaeng yun yung utak mo? Binubuhay ba yung dugo mo? Alam mo namang lalaki lang tayo. Eh di tama ako. Sa madaling salita, nilalandi ka niya. Kaya tama ang ginawa mo. Dahil ang tukso, hindi yan nilalabanan. Hindi ka mananalo dyan. Nilalayuan yan. Kaya nga yun ang ginagawa ko. Ayokong matulad sa ibang kaibigan natin. Dahil nagpatalo sa tukso, sira ang kanilang buhay. Nag-asawa ako para magkaroon ng tamang direksyon. At hindi para maging magulo at komplikado ang buhay ko. Kaya nga tama ang desisyon mo. Ang lumayo sa tukso. Dahil ang totoong kapayapaan ay makakamtan sa pagiging tapat at paggawa ng kabutihan. Laban! Ang sabi ni Papa Jack, ang tukso, hindi yan nilalabanan. Nilalayuan yan dahil kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo dyan. Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso na siyang TLC, the drama special, interactive. Ang sabi ni Papa Jack, ang
tukso, hindi yan nilalabanan. Nilalayuan yan dahil kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo dyan. TLC, the drama special. Interactive. Involve ka dito. Arvin, kung mahal mo talaga si Lucy, edi sana pinapaalam mo kung saan ang lakad mo at sino ang kinikita mo. Kung mahal mo talaga si Lucy, hindi ka gagawa ng storya, mapagtakpan lamang ang ginagawa mong himala. Oo, may utang na loob ka kay Gwen. Oo, nahihiya kang tumangge dahil sa utang na loob na yan. Pero hindi naman sapat para sarili mo, pagkatao mo, ang ipambayad sa kanya. Naaantayin mo pa ang eksenang magkagulo kayo, nahayaan mong sirain ng iyong nakaraan ang iyong kinabukasan. Huwag ka na pong pumulot ng bato na ipupukpok sa ulo mo. At huwag na po sana nating antayin na may mangyari muna bago natin ma-realize ang isang bagay. Gwen, kapag may asawa na, tantanan mo na. You had your chance, but you missed that chance. Ngayon may asawa na siya, wala nang one more chance. Sorry, pero ipagdadasal na lang kita na sana mahanap mo ang lalaking para talaga sa'yo. Hi. Tama dun, Mama Christine. Ay, simpleng logic lang po yan, kapwa kabisyo. Ang isang tao ho, no? Hindi yan magpapakagat sa tukso kahit kaunti kung hindi niya gustong yung nanunukso sa kanya. Dahil kung ayaw mo, Mama Christine, ayaw mo, di ba? Hindi yung mga tuwiran ka na, hindi mo kasi mahindian at matanggihan eh, kaya kumagat ka, kaya wala ka nang nagawa. Dahil kung matalino po tayo, kuya ate, dapat po isahan natin yung tukso, hindi yung tukso ang mang-iisa sa atin. Opo, maaring nasasabi nyo na madali para sa amin na sabihin na lumayo sa tukso, lalo kapag yun na ang lumalapit. Oo nga po, madali. Pero kung ikaw yung klase po kasi ng tao na hindi basta-baste, no? Yung bang dekalibreng tao, yan. Barel eh. Aba, eh lumalapit pa lang po yung tukso, umaatras ka na at lumilihis na ng daan. Kaya kung sa palagay mo, matalino yung nanunukso, dapat po mas talinuhan mo. Reject agad sa una pa lang na hint, no? Tanggi po agad at huwag na kahit konting hint lang na ikaw ay mag-entertain. Okay, boys? Okay, girls? Okay, ma'am. Thank you. Diba? Diba? Ganun lamang po yun. Kung matalino ka nga naman tao, at feeling mo matalino rin yung nanunukso sa'yo, huwag ka nang lumibel sa kanya. Kasi tandaan mo na mas umaangat po yung mga tao na mas alam yung ginagawa niya kesa nagmamarunong lamang. Yeah. O, diba? Ay, nako. Minsan kasi akala mo, ay, mas matalino ako sa tukso, kaya ko yan. Pero true. Pag nilabanan mo, mas natatalo ka. Truth la bills. O, diba? Si Taning po, ha? Hindi si Taning. Si Taning matalino po. Sino si Taning? Si Taning. Taning! Sino yun? Si Lucifer. Ay, iba pala yun. Kapag-anak mo ba yun? Hindi. Ay, hindi naman. Grabe sounds, ka. Sounds like lang. I love her. I love her. Kasi na, I love her. Like her. How are you? I'm just so fine. Are you fine? Yeah, I'm like, fine. I'm so nervous. Yes. Anyway, at eto na nga po yung oras para i-entertain naman namin ni Mama Tanya. Yan. Yung mga kuro-kuro pala palagay reaction ng mga taong nai-involve sa ating kwento ngayong araw ng Friday. At syempre, umpisa na po natin ang ating pag-involve dito sa TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito! Mag-comment na po kayo sa Facebook. Yes. Sa Twitter, hashtag nyo lamang po TLC TDS Interactive. O kaya naman po, mag-send na po kayo ng inyong voice message. Alam nyo na ang gagawin, nasa voice message. Huwag makulit. Kulit kundi, nyo. Papaloy namin kayo sa puwit na maliit. Yan. Pwede. Maliit ba yung puwit nila? Nakita mo? Hindi ko alam. Tapos pwede rin. Bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. Pwede. Pwede po kayo mag-text TLC space ang iyong komento, pangalan, lokasyon, edad, send sa 2600. Umpisa na nga po natin mula po sa text line sa 2600. Yan. Sabi dito, mula po sa Taguig, huwag na kayong pumunta pa sa lugar. Ulitin natin.
Huwag na kayong pumunta pa sa lugar na alam nyong dalawa lang kayo kasi alam naman natin na may pwedeng mangyari na miglagro. Sabi ni April ng Palar Taguig. Correct! Lalo na mamata niya, lalo na kung alam nyo na meron kayong nakaraan. Yan! Oh. Yung mga nakaraan na yan, hindi totoong nalilimutan niya. Tigilan nyo ako! Lalo na kapag yung nakaraan mo, ang ganda-ganda, Diyosa! Tapos lumalapit sa'yo? Tapos palay na lumalapit, hindi mo pa tutukain? Tapos see-through yung suot? Ayun tayo eh! Walang bra si ate. Eh wala. See-through. Okay lang. Isinambay sa balikat. Okay lang yung mamata niya. Naka see-through. Wala naman pinagkaiba yung harap sa likod. Napakasama mo. Parang ako lang yan. O di ba bawi-bawi? Ganda kayo ng balakang mo. Wow! Ay! Siyempre friend kita eh! Kaya talaga, what our friends are force. Ito sa text line. Hi nako, ang landi mo girl. Panira ka ng buhay ng tao. Kung alam nyo lang na may gusto sa inyo ang tao pero hindi na kayo available, huwag ka rin magpakita ng pagkagusto kung ayaw mong matukso ka. Kunwari ka pa! Sabi ni Rutzel Reyes, 22 years diba? Old. Kunyari ka pa eh, nagkukunwari ka eh. Huwag ka mapanin lang dyan ah. O sabi naman dito ni from Bohol, ni Lizelle Losa ng Bohol. Saan yan? Sa Bohol. Text sa may Chocolate Hills. Sa text line, sa 2600. Yun ang tinatanong ko, ang dami mong binanggit. Sorry na. Misunderstanding. Sa bagay, pinaglihi ka sa third year. Hindi pwede mag-sorry. Ayun tayo eh. Hindi narinig yung joke ko. Ay, narinig ko kaya. Dinayad ba ko lang? Magaling ako sa Badbadela. Na-expert ko na yan. O, diba? Anyway, sabi nga, umiwas sa mga mapanukso. Sorry naman. Sabi niya dito, nasa kanila yan kung magpapadala siya sa tukso. Kasi ang tukso, kahit anong taboy mo, babalik yan. Pero sabi nga nila, mas masarap ang bawal. Hoy! Ate, ha! Ate, ihagis kita sa Chocolate Hills. Ate, ha! Tama ba? Doon ba sa Chocolate Hills yung ano? Bohol. Baliktad. Doon ba sa Bohol yung chocolate? Oho naman ako ng oho. Sorry. Oo. Doon yung Bohol sa Chocolate Hills. Diba? Sige, okay na rin yun. Si Kuya naman, di niya rin naman na-gets eh. Oh. Ngayon niya lang... Dinadamayan mo ako ha. Dahil to sa weather eh. Ay, lamig-lamig. Ay, eto nag-voice message si Ate Iferam Villegas Sapmani. Alam mo, baliktad yung pangalan niya. Marife Villegas Hinapas. Hinampas. Ah, nalaman. Kala niyo. Kala niyo, binali. Ito, ito. Quiet lang. Ito, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Aba, kuya, kung mahal mo si yung asawa mo, huwag mo naman sanang kapitan yung paglalandi ni Gwen. At isa pa, isipa ikaw, Gwen, alam mo kung may asawa yung tao, huwag mo na kasing landiin, huwag ka naman kasing masyadong maglalandi dyan. Sarap ang chinilase. Chinilase na yan! Si Ate Marife ay nagpalit ng profile picture noong... Teka lang. May pagtingin? Noong February 1. Naka 33 likes yung bago niyang profile picture. Oy, Tarushi! Oh. 30! Oh. Taga-Lady! Taga-Lady. Hello sa mga taga-Lady. Taga-aasa man sa Leyte. Maaga ba sila? Ha? Huh? Maaga ba sila? Ay, less mo na yan. Ayan tayo eh! Horror! Ewan ko sa'yo! Tanya! Hala, tawang-tawa po siya sa sarili niyang joke. Yes. Parang may kakampi ako sa sarili ko. Hindi na-get si Kuya, ulitin mo. Ikaw mag-ulit. Yung po bang taga-Leyte ay maaga? Hindi, late nga eh. Oh, come on! Pasalamat ka, di na naman ako makaano, inubo ako. Oye, pero ha, malamig po yung panahon ngayon. Ingat-ingat po tayo sa mga sakit-sakit ha. Tipong malamigan ka lang. Ay nako, pag may na-resistensya mo. Oo, tapos pag di ka nagbo-vitamin C. Oh, alam mo, bugbog na nga ako sa vitamin C. Hindi, kuya. Lalo pag yung nakakasabay mo sa jeep, diba? Tapos hatching ng hatching yung sa kanan mo naman, ubo ng ubo. Wala true. Na. Huwag ka nang umasang hindi ka magkakaubo. Magkakaubo ka rin. Corrected by. Oh, tapos naman, may tunog pa. Lumalagitik pa. Grabe lang. Sabi naman dito sa text line, sa Twitter, hugot tayo sa Twitter saan, naman. Saan? Sa Twitter.
sabi dito ni Mark Emil, minsan, hindi sapat na nilalayuan lang, dapat patayin! Patayin ang mga malalandi! Time. Grabe, akala ko. Hoy, wag naman ganon. Wag naman yun. Wag naman brutalism. Kasi makukulong ka o sinong talo? True! Diba, makukulong ka. Tapos yung ilang taon ka pa makukulong kapag ka pumatay ka, minsan lifetime yan. Di ba lifetime kapag ano? Basta yun depende na yun. Depende sa pag-imbestiga. O, diba? Kapag ka napatunayan na pumatay kahit ka, makukulong ka. Yung buong years na ilalagay mo sa kulungan. Imbis diba? Na na-enjoy mo sa Luneta Park, sa Star City, sa Bohol, sa Love Radio. Imbis na nakakapaglaboy ka, hindi mo na magagawa kasi nga pumatay ka. E di lalo mo lang sinayang yung buhay na ibinigay sa'yo. Ganito na lang, di kunyari mag-ano ka, service ka ng pedicure, manicure, ang patay mo na lang yung kuko niya. Last ko na to! Woo! Hoy! Hindi mo ba sa'yo? Marderin mo yung ingron! Ayan tayo eh! Ang sarap ng joke ko! So happy! Anong lasa? Masarap. Ito pa, ito. Ito na nag-voice message na si Rodel Zamora, Palagtiw. Si Rodel Zamora, ito na yung sabi niya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5. Kung mahal mo naman talaga yung isang tao, hindi ka dapat gumagawa ng mali. Kasi kapag malaman na yung ginagawa mong yan, siguro yun pa yung pag-aawayan ninyo. Kaya kapag may gawin ka talagang mali, pag-isipan mo talaga kung tama ba yan o mali. Baka pagsisihan mo yan sa huli. Tama! O, di ba? Isipin mo muna kung yan ba ay tama o mali. Mm-hmm. Baka pagsisihan mo yan sa bandang huli. Kasi wala naman pong nagsisi sa bandang unahan. ito naman ang voice message mula po kay Harlene Grace Castudio Reyes. Pakinggan po natin. Ano na? Si Kuya Rodel kanina taga dumagit. Oh, hello ah. Gwen, alam mo naman may asawa, di ba? Tsaka nakaraan na yun. Hindi na dapat balikan. Kasi hindi na kinakain ng sinuka na. Grabe ka, hindi ka na naawa sa asawa nun. Hindi ka naawa kay Lucy. Saka iwasan mo na yung pagpatos sa may asawa. Kahit na ba nasabihin mong naging ex mo siya, dapat nung nalaman mo asawa siya, iniwasan mo na siya. Hindi yung para kang lintang kapit ng kapit. Boom! Time! Grabe! Ay nako, grabe! Para ka palang linta, Lucy eh! Kapit ka ng kapit eh! Buwen ah! O diba, ang cute-cute ng baby, yung profile picture ni Harlene Grace Castudio Reyes. Ang cute ng profile picture ng baby bakit? Niya. Baby ang cute-cute! Taga St. Jude Parish School, nag-went siya doon. Nag-went? Oo, nag-went. Went to St. Jude Parish School. Then nag-went eh, kasi past tense. Okay. Baka nag-aral siya doon. O diba? Ay, nako, ang dami nag-invite. At nakakatuwa ha, yung status niya 12 minutes ago, talagang status niya, ang sabi ni Papa Jack, hindi nilalabanan ng tukso, kundi nilalayuan. Talagang pinag-inap niya. In-update niya talaga. Talagang nakarelate siya. Correct! Kumbaga, nag-update hindi dapat, ng status eh. Dapat Harlene, sinishare mo para kumalat ang ano. Para yung mga paparinggan mo, mabasa niya. May ganon talaga. Diyos ko. O, ito pa mula naman sa Boracay, mamataan niya. Sabi ni Kent Asilo ng Boracay, na ikay narating ka. Bago na yon? Ay, Laguna pala. Boracay, na ikay yes? Sabi niya nga dito, kung mahal mo talaga ang isang tao, huwag mo naman gawan ng pagkakamali at magpakatotoo ka sa taong mahal mo. Kung mahal mo, si Kent yan. Diba? Sabi ni Kent Asilo ng Boracay. O, di ba marami po tayong lesson na napulot sa kwento po natin ngayon. At sana po, i-apply naman po natin to sa ating mga sarili. Ganito na lang po, no, kung nahihirapan ka na labanan yung tukso, always go back doon sa ideya na inasawa mo yung asawa mo dahil mahal mo yan. Inasawa mo siya dahil ginagampanan niya rin yung pagiging asawa niya sa iyo. Always go back sa ganung ideya. Para makonsensya ka. Yes. Utang na loob. At kung dumating yung panahon po na hindi mo na mahal, syempre nalalamig ka na.
Pilitin mo maibalik yung pagmamahal. Yan na yung binigay sa'yo ni Lord eh. True. Diba? Appreciate mo yung binigay sa'yo ng Panginoon. Oo. Sigurado naman talaga na dumarating tayo sa time na may sawaan, oo, may umayan. Hindi mag-mall ka mag-isa, mag-me time ka. Oo. Pero syempre, part po yun ng relationship. But it doesn't mean na kapag ka medyo nanlamig ka ng slight sa kanya, magpapatukso ka na. Again, gumawa kayo ng something new, adventure, something new, para mas lalo mag-blossom ang inyong pag-ebeg. Maglugaw kayo ang sahog nyo, Tarshir. Ay, nakar. Tarshir pa rin. Yan nga po ang kwento natin ngayon, pinigbidahan nga po ni Arvin. Arvin. Diego Bandido po ng Love Radio Manila. Si Lucy naman, Lala Bandera, si SFM Manila. Si Gwen Maria Moreno po ng SFM Manila. Si Rico bilang Rico Paniero. Ay, mali. Ano si ba? Si Rico ay ginalapan po ni Rico Paniero ng SFM Manila. Diba si Chari Laika Barista po ng Love Radio Manila. Yung Snatchers, Totoy Bato, SFM Manila. Ay, grabe! Ang haba niya, ng role niya. Ang galing ng pag-tumbling niya ng pinatid siya. Ay, grabe na rin. Nakagdaga. Grabe, gumulong eh. Ito pa yung mula sa panulat ni Gani Halamanan, sound engineer, Jason Sagun, musical scorer, Danny Frias, episode director, Phil Cruz, overall director, Salvador Royales. Muli magkarinigan muli tayo sa Monday, yes! Lunes, sa panibagong kwento ng pag-ibig, pag-ibig at pagbangon dito po sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. At Luzon, Visayas, Mindanao. Nakapiling niyo po mula sa Yes FM Manila, ang DJ na may tita niya chinita. Mula naman po sa Love Radio Manila, Aariba, hanggang alas 4 po ng hapon dito sa Love Radio Manila. Ako po ang DJ na Mikey, Christine Dera. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Isang upang dramahan. Isang upang yamutan. Isang upang yakan. Kapag ka, alauna na. Puy, happy Friday ah. Happy Friday. Pag-amping kanunay sa tanan. Ayo-ayo ha. Dagang salamat sa pagpaminaw Thank sa amu. Drama na. Thank you. Thank you. TLC, The Drama Special. Interactive. Involve ka dito.